Hello to all our sweethearts out there. This is Ina Dahilig, and you are watching another episode. I'm going to introduce to you a very special guest. She is one of the pioneers of hip-hop in the Philippines, aka MC Lara, if you can still recall that. She was an announcer in 93.9 WKC and ABS-CBN satellite radio. She has voiced radio and TV ads, two of which got recognitions, the KBP Awards in 1990s and Bronze Award in 2010's Cannes Lions Festival. She voiced the lead actors behind phenomenal TV hits, including Alias, starring Jennifer Garner, and Jewel in the Palace, Jung Yoon, and Stairway to Heaven, Eunice. She is also a dubbing producer and director and has handled evangelistic gospel dubbing projects for international ministries such as the Joyce Mayer Ministries. Her theater training started at the age 15. She has acted in several TV commercials such as Coke and PLDT. She's a former college teacher. In production, she's functioned as assistant director, songwriter, and music video director. She is the CEO of Anastasia Film Productions, producer of Owl Butterfly, a psychodrama on physical and sexual abuse trauma, healing through psychotherapy. Months after filming Owl Butterfly, Glenda, well, I mentioned her name already, got her master's degree in transformational teaching and learning from the International Graduate School of Leadership, and she graduated cum laude lang naman. So, sweethearts, allow me to introduce to you Glenda Resurrection. Yeah, it's been years. Ilang taon na yon? Yeah. Kamusta ka na? Ayos naman. I'm doing great. So, very busy kasi start of the year. Alam mo ba na siguro isa ka talaga sa napakaraming tao, especially sa mga babae, na sasabihin ko talaga na alam mo yung empowered talaga. Ikaw yon. At ikaw rin yung parang, ang dami mo talagang na-share. Ikaw yung may pinagdadaanan tapos ang dami mong hugot na nakakatawa. Diba? Nung in-introduce kitang ganun, nabubulol ako kasi sa bigat ng mga achievements mo. Yun ba parang pinangarap mo nung bata ka pa? Well, siguro like a normal kid, may mga ambition ka talaga. Yung mga experiences, siguro hindi ko siya pinano, pero dahil marami ka naging kaibigan, one thing led to another. Nag-connect na. Oo, tsaka parang siguro nakita nila, like what you do now is your silent audition for your next project. That's one thing you have to remember. So like yung when I became MC Lara, I was just rapping inside a studio and then one guy from the recording company saw me. And then sabi ng DJ, oh, si ano nandito, nakita ka, malay mo. Aba, true enough. They asked me to visit the office, the recording company mismo. Uh-huh. They asked me if I wanted to be a rapper. Ano na nga yung song na talagang tumatak nung time na yon? Kasi alam ko parang ilang, dalawang babae lang yata kayo, di ba? Na nag-start. Diane. Si Lady yung Diane. Song na, yeah, yung song na tumatak, yung una, yung super kwento, Tagalog ng Supersonic, pero ang tumatak talaga, feeling ko, yung love song. Ano kasi alam mo, Dan, ang title, hindi ko sana pinigilan. Natatawa nga ako hanggang ngayon, may mga lalaki na naghahanap nung kanta na yun. Uh-huh. May nag-post sa YouTube, may nag-share sa YouTube. So, oh, ang tagal ko na itong hinahanap. Pero nung magkasama tayo sa radyo noon, nagdadab ka na ba? Hindi pa. Ay, hindi pa. Hindi ka pa rin nagko-commercial noon? No. Siguro mga voicing ng commercials for radio. I think I had one ad, but it's for a competition. It won an award in KBP. Pero nakapag-voice na rin ako ng commercials ng Omeri sa Hong Kong before, mm-hmm. during the 90s when I was very, very young. Pero mm-hmm. yung dubbing, it came after I left WKC. I joined ABS-CBN. I was offered a job as a radio announcer. Ah. Tapos yung dubbing came after that. Actually, when I was offered that job, I told the ate who invited me to apply for that position. Sabi ko, ate, ayoko nang mag-DJ. Gusto ko mag-dubber. Mm-hmm. Kasi nung time, napapanood na ako Marimar. At ginagaya ko si Brenda, yung
andito na ako, Duarte. Ginagaya ko si Brian. Gusto ko yung girl. A month or 2 months later, may nanita ko, and she was the one who paved the way for me to, you know, start in dubbing, in the dubbing industry. She introduced me to Josie Galvez. The name of that lady who introduced me to Josie Galvez was Eva Ramos. Okay, so, namito siya sa CR of all places. Oh, kasi mahilig ako makipagkwentuhan. And I saw her in an interview. Sabi ko, oh, ma'am, kilala ko po kayo. Napanood ko na kayo sa TV. You know, it's nice when you talk to people. Uh-huh. And during that time, wala na akong trabaho, wala na akong pera. Pero ang ganda-ganda ko pa rin. Talaga nakakustura. And I was in ABS-CBN to eat. That's my kitchen. So, sabi niya, oo, pero wala na akong program ngayon. Sabi ko, ano pong ginagawa niyo rito? Ay, may dubbing ako. Sabi, di ba kakataon ko na? So, sa mga makakapanood nito ng mga bata, know what you want, and you have to be able to discern the opportunity when the opportunity presents itself. And that was my opportunity. So, I expressed, you know, my desire to be in dubbing. Sabi ko, ay, gusto ko rin po maging dubber. Sabi niyo, halika, papakilala kita sa ano, sa dubbing director. Pinakilala, pagdating ko doon, si Tita Josie Galvez, hindi pa niya kilala. Tinignan ako mula ulo hanggang paa. Oh my gosh. Dinatakot ako. Tapos sabi niya, pwede ka mabukas. Nahas. Wow. Ayun. Tinignan lang ako mula ulo hanggang paa. Pinapunta ako sa Sampaguita Studios. Sa Sampaguita Studios, pinagdub kami ng pelikula. Pinanood ako. Mm-mm. Wala akong pera. Hinatid ako ng friend ko na may kotse. Binigyan pa ako ng 50 pesos. Kasi broke na talaga. Oo. Oh, oh. Tapos pagdating doon, ang gagawin ko lang, ang pelikula ay John Gibbs at si Black Draft, ang the late Black Draft. Uh-huh. Tapos ang pelikula ay Wait a Minute, Kaping Mainit. Ang gagaling ng mga dubbers. Sabi ko, ang galing-galing nila. Tapos sa sobrang ginaw, sa sobrang bago sa akin yung mga ganung nangyayari, gawain, starstruck talaga ako sa mga tao. Tapos, ang sasabihin ko lang doon sa pinadab sa akin ay, ay! Hindi ko panadab na mabuti. Tapos, nagtatalo si Eva Ramos at yung anak niya si Kuya Pai Alalay. Sabi ni Kuya Pai, oh, yun lang gagawin mo, hindi mo pa nasakto. Pagka ano, labas mo kagad yung boses mo. Sabi ni Eva Ramos, eh, DJ nga siya dati, hindi pa siya sanay eh. Tapos sabi ni Kuya Pai, eh, nandito na siya sa dubbing, kailangan ayusin. Nagtatalo siya. Natatawa ako, pero si Kuya Pai ay isa sa mga matyagang nag-train sa akin. Okay. That's how I started in dubbing. Sa dubbing. And I was trained by excellent people. Talagang nagda-dub sila not only for television, nagda-drama sila for radio drama, at nagda-dub sila for movies. Iba ang acting and pag-pelikula sa... Totoo! Nga! Napaka-distinct ng boses mo, kaya kahit nakatalikod ako, sabi ko sa ATV yun, lumilingon talaga ako. Oo, never na nabura sa isip ko yung timbre ng boses mo. So, yung Jewel in the Palace, balik tayo doon. Kasi naloka-loka kami dyan. Basta parang 2004 ata yan, before I got married, no? Yeah. Ang lambing ng boses ni Jang Yum. Tapos, lalo akong napahanga, na-touch talaga ako nung malaman ko na boses mo pala. At ako, kailangan i-shoutout ko yung mga kaibigan ko sa World Rep, si Manay, Gina Pai, nako, si Gina Parilla, si Arlene Shua, si Agnes natin sa DZXL, sa RMN, si Agnes, Julia, si Agnes. Mga loka-loka kami pagdating sa Jewel in the Palace. Ngayon, malalaman na nila na ikaw yung the voice behind. Naku talaga naman, si Kapitan. Kapitan. Pwede mo ba ako masample ng isang linya ni Jang Yum? May naaalala ka pa ba? O kahit gawin mo na lang. Okay. Marinig. Pipikit ko lang mata ko. may line. Oo, meron. Nakan line. Nakapikit! Okay, sige. Game. Lady Han, ako na pong luluto ng pagkain para sa mahal na hari. And alam mo, yung line na yan, pag pinapasample ako, yan yung sinasabi kong line. Sabi ko, the truth is, sabi ko, inimbento ko lang naman yan. Well, alam mo, may scene. Lumabas yung line na yan. Eh, so tumatawa naman ako. So sabi ko, pero nung unang mga may time sinasample, Lady Han, ako na po magluluto ng pagkain. Sabi ko, wala, para lang ano, kasi pwede namang may ganon. Pasok na, alam mo, lumabas yung line na yan.
Pero hindi ko naboseso na ikaw yun. Kasi talaga? Sobrang, di ba, yung matalas yung boses mo na ano eh, na malaki, di ba? Malaki. So, pinalambing eh, di ba? Ang galing. Kasi hanggang-hanga ako na ang lambing niya na parang inosente siya. Anong klaseng pag-iingat ang ginagawa mo sa boses? Kasi kailangan, hindi naman siya isang beses ka lang magdadab, di ba? Eh kung may schedule yan, so hindi na babago ang kondisyon. So anong pag-aalaga mo? Well, the beauty of your voice will still start from within. You have to be healthy. Hindi ka sakitin dapat. Hindi yung mahamugan ka lang ng buwan kasi sinisipon ka na. I already had surgery. It's called tonsillectomy. We got rid of a pair of tonsils kasi dysfunctional na siya. So I have my own voice doctor that takes care of my voice when I get really, really sick. So dapat, pag nangyari yun, nabawasan ka na ng tonsils dahil may iba pa naman tonsils, kailangan maintindihan mo rin the science behind it. Ang tonsils kasi yun yung magpe-prevent sa mga bacteria, ganyan-ganyan, para hindi kasakitin. Tinanggalan. So sabi ko, magiging sakitin na ba ako? Hindi, dahil marami pang tonsils all over your face, base of your nose, ganyan-ganyan. Marami pang iba. That's something I had to understand kasi we had to remove my tonsils kasi pag hindi pa yung remove, meron na siyang bacteria, pupunta yun sa heart. Baka magkaroon na rheumatic heart problems. So, rheumatic heart problems, something like that. You have to know when to say no. You have to parang have that walk away power na kapag sa tingin mo hindi mo na kaya, huwag na. Ang challenging lang dyan kapag long running yung series, ganun kahirap ang trabaho. Akala nila boses lang yan. May mga bagong panganak na nagdadab. So, kasi may deadline kami. Alaga mo talaga yung katawan mo. It's not just the throat, it's the entire you. So, paano ka na nga pala napunta sa producing and pagiging filmmaker? Okay, nag-start ako ng acting naman matagal na. 16 pa lang ako. I was still in USC. Nagka-theater na ako, Teatro Tomasino, and I had another theater group. Mm-hmm. Tapos na na-invite na rin ako to be part of a shoot ng film. Extra lang. Kumitawan ng 40 pesos. Mm-hmm. Ganon. At hindi naman masaya. Okay, pero maganda siyang experience. Tapos, syempre may ganon, gig kung saan-saan. May time, 2014, sabi ng friend ko si Joyce Ann Burton, nung time na yun, nag-acting na siya. She's a beauty queen. She's one of my best friends. Mm-hmm. Ako naman, nung time na yun, nakagawa ako ng three short films na ako lahat yung bida. Pero hindi ako ang producer. Iba. So, ako lahat yung bida. So, sabi niya, we should act in our film in a film together. We should write our own script. Tapos sabi ko, ate, I have a script. So, may script akong binalikan from 2006 to 2007 na sinulat ko, binalikan ko, nakita ko pa ni mga kulang. Wala naman kasi akong alam tungkol sa sexual abuse. Mm-hmm. So, binalikan ko, nakita ko yung kulang. And that time, 2014, na binanggit ko sa aking mga friends. Mm-hmm. So, si Direct Blessa Zarate at Direct June Zarate. Binanggit ko rin si agent ko sa commercial. Sabi ng agent sa commercial, i-present mo kay boss ganito. Kasi ang alam ko, pag kinuha kang director, ikaw ang kukuha ng team mo. So sabi ko doon kay Bless, pag ako ang kinuhang bida, ikaw ang director, si June ang ganito. Pero kapag hindi ako kinuhang bida, at ako ang kinuhang director, assistant director ka, si June ang, so kami pa rin. Pinamalento ko yung story. Sabi niyo, ay, ang ganda. Sabi niyo, June, ang ganda na storyline ni Glenda. Sabi ni Bless, sis, tayo na lang mag-produce niyan. Yung ganong word. Ang tapang niya, kasi may experience din sila mag-produce. Ako naman, wala. Tayo na sabi niya, sis, i-registro mo lang yan para may legal name tayo. Yung registro pa lang, ibig sabihin, you put up your own film company. Hindi ko na maalam. Ang dali-dali ng pagkakakwento. I-registro mo lang yan. Pili ka lang ng pangalas. Alam, talagang may mga DTI pa pala. So, ang hirap yun. Kaya nag-start kami and then we produced the film. So I took care of not only the script, I had to study sexual abuse, interviewed a lot of rape victims. I realized too that dun sa years na nakatanggal yung script, God put me in the midst of rape victims. So ito na yung Owl Butterfly. Ito na ba siya? Owl Butterfly. Kaya pala, so matagal na palang nagawa yan, pero... Then, nirido ko yung script. Sobrang daming kailangan. Hindi ko siya mapalalim.
yung characters yun na. Hindi ko siya mapalalim dahil wala naman akong alam. So, nag-aral ako, may nakausap akong rape victims, and nung time na yun, meron akong mga friends na actual rape survivors. So, dahil doon, mas alam ko na yung buhay nila. I studied about script writing. My reading, ha? Reading books, studying talaga. Hindi ako nag-attend ng formal script writing training. And then yung filmmaking, nag-hire na kami ng artisa, nagpa-audition, nag-search ng location. Lahat yan dinaanan ko, pati pagpapa-MTRCB, pagpapa-DCP ng pelikula. Ang dami palang ano, responsibilidad. Shoutout ko lang, Direk June and Blessa Zarate. Kung gusto niyo kunin yung dalawang yan, napakababait na tao. At syempre, ang ganda ng exposure ko dun sa dalawang kapatid ko, si June at Blessa Zarate. Mm-mm. Dahil sila, talagang buhos, napakababait na tao, at willing silang mag-share ng ano nila, ng learning nila. Talagang eto mga director ko, professional talaga, hindi lang skill-wise, attitude-wise. And syempre, salamat sa Diyos kasi hindi naman ako premiadong artista, premiadong writer, hindi rin naman ako nakapag-aral, pero nakasulat tayo ng ganong script. Na ganong at ikaw ang bida dito, di ba? Ikaw. Okay, talagang kinariri ko ang pagiging producer at doon ako natuto. At salamat, doon kahit hindi naman ako nakapag-aral, hindi ko naman afford ng film school, natuto talaga ako from experience. Yun nga yung madalas ko rin sinasabi na alam ko kung gaano kahirap yung sa production side. So kaya umarte na lang ako para pagtapos ng trabaho ko, pwede na ako umuwi. Alam ko kasi kung gaano kahirap yung may aasikasuhin pa. Para kasi Michael Caine. Pareho kayo na sinabi ni Michael Caine. Ayaw niya na mag-direct. Kasi before and after the shoot, nandun pa rin. Ako diba? Pag production na una, tapos kasi pagka, tapos na, pag, you know, call time, naka-set up na yung mga crew, diba? Yung staff, yung production. Uupo ka na lang. Tapos pagtapos ka na, marami pa silang ginagawa, pero ikaw nagbabay na, diba? Kaya sabi ko, alam ko mahirap. Gusto ko rin sana magsulat, pero parang mas gugustuhin ko na lang umarte. Para tapos ako, na lang. Ako gusto ko from beginning to end. Nandun ako. Sa mga next project then, the thing is, ako na yung next na magdidirect. Ang lakas ng loob ko sabihin yan because sa amin, we follow God's direction. For the first film, I really knew. Hindi ako magdidirect yan. Ako ang writer, ako ang actor. Hindi ako, tapos nasa producer side din kami. Nakita ko, alam ko kung sino ang inassign ng Diyos to direct that. At tama naman yung mag-decision namin. But for the next film, alam ko na ako na. Pero alam mo ba na yung tapang mo, yung sa personality, napatunayan yan hindi lang sa passion mo sa arts, sa ginagawa mo, kundi yung naging bout mo with CA. So, paano mo tinanggap ito? Nung una mong nalaman na meron kang cancer. Okay, pangalanan natin yung sakit na yan. Breast pangalanan. Cancer. Oo, stage 3C, na-diagnose ako ng January. Mm-hmm. January 6, 2018. Okay, 2018. So, mag-anniversary na. Mm-hmm. Okay, ng araw na lang. At may time na may trauma pa pag-anniversary. Okay, yung case ko, advanced na siya nung malapit-lapit na akong bumingo. Malapit na sa stage 4. Stage 3C na. Marami ng lymph nodes na involved, malaki na yung lump na involved, so I had to go through surgery, and nag-chemo ako for 18 months. So 22 cycles. Kasi yung case ko pa, HER2-new positive. Ibig sabihin, alam nila yan sa cancer world, ER-PR, HER2, alam nila yan. Sa akin, ER-PR positive, HER2-new positive. Ibig sabihin, maliban sa cancer cell, na advanced stage, tatlo yung bad trip dyan eh. Cancer siya na advanced stage, 3C, invasive ductal carcinoma, ibig sabihin nasa milk duct, mabilis umandar, at HER2-new positive. Ibig sabihin, aside from the cancer cells, meron ka pang protein receptors na nagpapadami ng cancer cells. Wow. So tatlo yung kalaban. Mm-hmm. Alright, 18 months ako nag-treatment. So, 22 cycles lahat yun. Meron akong expensive na gamot. Kasama na doon yung tinatawag nila. Yung for immunotherapy, 86,000 yun per cycle. And I needed 8 of those. So, talagang, di ba? Challenging siya. It's a very difficult situation. Very difficult. Chemo is painful. Okay? It's difficult emotionally, psychologically.
Emotionally, financially, very difficult in all aspects. Okay? And during that time, maghahanap ka talaga ng tutulong sa'yo. Na, and wala. So I had to get help, advice from different people. I had the first person, one of the first people that I contacted was a psychiatrist. Ang nirefer niya ako, sabi niya, Glenda, mas makakatulong sa'yo ang cancer survivor mismo. Hindi siya. Kasi hindi naman siya nagka-cancer eh. Yung mga yan eh. Ngayon, so, nag-treatment ako ng 18 months. So, kasama na doon yung chemo, lahat ng pagdanusa sa chemo. Madami, yung mga pila-pila to get financial help, kasama din doon. And then, ang nangyari, may radiation din. So, nasunog yan, something. May time, okay, after ng chemo graduation, July 5 yun, ng 2019, bumalik yung cancer. Bumalik siya. The same year ito? Same year. Wala pang 3 months. Wow. Okay, balik na muna tayo sa first cancer. Nung na-diagnose ako, January 6, 2018, mm-hmm. pero nakita ko yung first sign, December 25, Pasko talaga, ng 2017. 2017, na-endorse kami ng Philippine Commission on Women at nakapag-film showing kami sa Office of the President, Malacanang. So I thought, mamamayagpag na ang aming pelikula. Aba, hindi ko alam yung cancer na palang involved dun sa buhay ko nung time na yon. Kasi a couple of weeks later, December 11 or 12 ang film showing sa Malacanang, a few weeks later, 2 weeks later lang, lumabas na yung sign. Meron siyang parang pantal. Kaya ladies and gentlemen, tingnan nyo yung, kung may kabiya kayo, yung mga dibdib kapag ka may lesion or something, pa-check nyo kagad yan. May pain. May pain kasi dito eh. Some banda. Osto pa lang. Cleavage area. Kailangan mong ipa-check pag may pain na. So, sa akin yung ignore ko kasi nga, kailangan magtrabaho sa labing, kailangan kumayod kahit may sakit. Diba, yun ang hirap eh. So, nung na-diagnose, yun yung time na pa-take off yung all butterfly. Parang feeling mo butterfly ka, akala mo, pa-take off ka na, bigla kang pinutulan ng wings. Tapos pinalit ka sa cocoon. Ganun yung feeling ina. Tapos, yun nga, so nag-treatment ako ng pagkahaba-haba. Kalbo na ako na nga. Nagpakalbo ako. Kailala kasi, nagpakalbo na ako. At kalbo talaga. Pina-shave mo na talaga siya. Oo, pinatuloy. Kasi, ang hirap pag hindi mo pa-shave, parang horror movie. Parang unti-unti pa. Malalaglag sa pagkain mo. Malalaglag sa pagkain ni mama. Malalaglag sa lababo. Ay, nako, patanggal mo na yan. Tapos nung bumalik yung cancer, nakapako agad yun dito. Pina-check sa doktor, kasi nag-check na ako eh. Rimula, September 25, August 12, the month before, clear pa sa sonogram at mammogram. May tumubo ka agad. Alam mo, pina-check, meron na naman. Question so, lang, paano siya chine-check? Dapat ba yung kapag basa with soap, tama ba yun? Or kahit... No, with soap. With soap. Okay, ganito po yung checking. Okay. With soap, maganda para madulas. Or sa iba, maganda yung may soap. Tapos may iba-ibang, i-google nyo na yung iba't ibang direction. Pwedeng clockwise. Okay. Pag clockwise, hindi ko lang dala yung props ko dito eh. Dapat ko yung props ko dito. Ito na lang kunyari. Ganito pala kayong boob nyo. Kunyari, okay lang yan. Medical ano naman to eh. Kailangan marunong ka. Physical examination. Physical, yung ikaw muna. BSC ang tawag, breast self-examination. Okay. Kunyari, ito, hindi, ganyan, clockwise, o ganyan. Paikot. Aandar ka, 1 inch. Ikot na naman. 1 inch. Pero hindi lang, may pag-ganong-ganong pa ha. May pag-ganong-ganong pa, may chinuchin pa. At saka ang level, merong surface, merong parang medium, at saka merong deep. Yung deep na parang... ako. So, sa doktor ako nagpapacheck. Kasi kailangan iba-ibang direction. May ganyan. Tapos, pati lymph nodes, pati dito sa leeg, pati kilikilit. Bakit? Anong kinalaman dito? Kasi pwedeng like for ano, pwedeng dyan yung buko like, kunyari, like sa amin, we had a history of cancer. Pag may tumubong bukol sa leeg or sa shoulders or sa, may iba-ibang meaning yun. Kasi sa akin dito sa Astina, yung tumubo malapit sa axila sa or kilikili mo alam natin na kilikili 2% lang ng cancer recurrence ang ganon. Rare yung case ko at buti doon nandun lang pero chinek pa rin ako PET scan
to make sure na hindi kumalat sa ibang parte ng katawan. Oh. Kung kumalat, ang tawag na doon, recurrent cancer, at okay. Yun ay magsa-stage 4 na. Mm-mm. Okay? Kapag hindi kumalat, at thankfully, praise God, hindi kumalat sa akin, local recurrence lang yun. Yun yung dinanas ko. And after that, I thought I was going into depression. Normal lang naman kasi kahit pag na-down ka ng matagal. Ako kasi 3 to 4 days lang. Nung tumawag yung isang client na, Glenda, I have 3 projects for you. Ay, nawala ang sadness. Nawala. Diba? So, kaya naman, I think inalaw lang din yun ng draws para mas malawak ang kaalaman ko sa cancer. Mm-mm. Meron kang ginagawang, ano to? Ocean therapy ba yon? Ito pong ocean therapy ay hindi lamang po for cancer patients or people with chronic illnesses. Okay. Ang ocean therapy, actually, I think nagsimula yan sa Amerika. Mm. Ginagamit yan for soldiers, yung mga traumatized sa gera, recovering addicts, people with disabilities, at siguro yung mga tao na may chronic illness. Mm. Kunyari sa mga soldiers. Ocean therapy, iba-iba kasi. Kunyari, soldier, na-traumatize sa gera. Oo. Pag tumingin sa kaliwa, namatay yung kasama. Tumingin sa kanan, namatay yung kasama. Tinatry ang purahin sa pamamagitan ng dagat. Nagbo-boating silang ganyan. So, pag tingin sa kaliwa, tinitin yung kalaban, nagtatawa na, bilis, bilis, hurry, come on, go. Di ba ganon? Binubura yung alaala. So, yun yung isa. Pero may isa pang aspeto ang ocean therapy. No, katahimik ka lang ganyan. Mm-mm. Feel the weight. Talagang feel mo lang kung ano nandun. Ako, sa ocean therapy ko, dinil ko ang maraming bagay. Katulad ng loneliness. Kasi single ako at saka unforgiveness. Oo. Ang dami kong dinil. Yung matindi doon yung dinil ko yung loneliness, nung talaga kung mamalasin ka, mamalasin. Nung dinidil ko yung loneliness, may kasalan sa beach. Umiyak ako noon. May kasalan. Tapos, umiyak ako, tapos ano sabi pa ng pastor, sa pag-aaral daw, mas nauuna na mamatay yung mga single kesa may asawa. Eh di lalo ako, asan na asan? At dahil dito, parang kinukuha kang speaker, no? Sa mga, yes. Para, anong tawag natin dito? Para magbigay ng inspiration ba? O teaching? Or mag-share ng experience? Yeah. Kwento mo nga yun. Oo. Na una tayo, well, na-i-interview, etong lalo na itong October, we did, I was invited to talk about cancer, mga webinars, and podcasts, mga ganyan. I think 3 times. Tapos yung isa live interview, meron na rin ako interview before. That yung nauna, 702 DCAS. Tapos itong this October, podcast ng dalawang kaibigan ko. Tapos isang radio station, yung Radio Veritas to talk about cancer. And then naimbitahan din ako to talk about cancer sa City of San Juan through the kindness of Ms. Carrie Zamora, who's also a cancer survivor. At syempre si Mayor Francis Zamora. Yun yung unang-unang webinar ko na ginawa on breast cancer. Iba-iba kasi yung signs ng breast cancer. May lump. Wala naman yung lump. Hindi. Meron pong walang lump. Pero yung iba-iba ang senyales. May iba wala namang pain. Pag may pain, actually, malala na yun. Kaya kaya dapat magpapatsyek kayo lagi kasi may friend ako, nagpatsyek lang siya annual exam something. Nakapa, meron. Naku, meron siya stage 0. Ang stage 0 ay magandang stage. Ibig sabihin, may cancer sa loob ng milk duct, hindi pa lumalabas. So, natanggal kagad. Tinanggal yun, nag-radiation, hindi siya kinalbo. Pag po ang cancer na detect ng early, hindi ka magki-chemo, oral chemo lang, walang kalbo ang mangyayari. Since nandyan ka na rin lang naman, tatanong ko baka nasama sa na-research mo na yun bang mga klase ng mga bra na sinusuot ng mga babae, may kinalaman ba? Kasi sabi nila ng iba, pag wired daw or mga push-up, may kinalaman ba yan? Pwede bang maka-trigger ng cancer yan sa breast? Hindi. Ah, wala. Walang kinalaman. May study kinawa. I think 2004 yung study or something like that. May lumas, walang kinalaman doon. Walang kinalaman. Yep. Kung makakadagdag ang wire, otherwise, so self-confidence mo, go for it. Sa ngayon, may ongoing treatment ka pa or completely ano ka na? Free ka na? Okay. The reality is, no one is ever cancer-free. Okay. Walang cancer survivor na cancer-free at walang non-cancer person na cancer-free. Lahat tayo may cancer cells. Again, lahat tayo, kahit hindi ka na dahil may cancer cells sa katawan, tulog lang. Meron talaga. Mga rebuilding cells yan eh.
ang tawag status ko ay naka-surveillance monitoring ako. I will be forever on surveillance monitoring. Ang ginagawa ko lang, well, I eat well, I exercise, I sleep well, and yung stress, yung mga piss-off moments, binabawasan ko yan. Kaya na-enjoy ako na mag-isa. Ang breast cancer ba ay nakakahawa or namamana? Ang ganda ng ano na yan? Ang ganda ng tanong na yan, okay? Meron ako mas mahabang sagot dyan na sa YouTube channel ko. Ah, okay. I think pinalitan ko na yung title eh. Namamana ba ang cancer? Naipapamana ba sa anak ang cancer? Meron ako YouTube channel lang doon yung mas kompletong sagot. Mental resurrection. Ang dinidiscuss ko rito, hindi lang about sa cancer. Overall health. I talk about mental health. Kasi importante sa amin, sa ating lahat, ang mental health. Kasi in the Philippines, one in every five Filipinos meron ng mental health issues. At meron tayong pasurpresa, di ba? Meron kang pasurpresa sa ating mga viewers. Yes. Kung kayo po ay mga frontliners, mga medical practitioners, nagdadaan ng, ng cancer or may kakilalang may cancer, o kahit wala. So, sabihin mo nga, Glenda, yung ating the special surprise sa ating mga viewers. Okay, nabanggit niyo po yung kinuwento ko kanina, yung isang sinulat ko, yung nag-ocean therapy ako, na down ako, lonely, tapos may kinasal pa. Isa yun sa mga kwentong sinulat ko when I was on chemo, tapos po, ay kinumpile ko lahat yun, okay? I compiled 10 of my best posts during chemo sa isang e-book, kasi ang dami rin nagre-request. Pag sumasamahin, yung parang gawin mo na siyang book. Okay, ginawa namin siyang libro at actually, sobrang ganda, may nagsabi na sa amin na ibenta na natin, hindi po namin binibenta. Pinapamigay namin siya for free. Okay? Ang tawag po ng librong ito ay A Voice from the Cocoon. Kasi po, parang ako before na parang feeling ko binalik ako sa cocoon. Mm-hmm. So these were the things that I talked about, things that I went through when I was on chemo. At ginawa po namin siya na isang e-book. Ang tawag po ay, yun nga, again, Voice from the Cocoon. We are giving this away for free. If you're a cancer patient on treatment right now, if you are a survivor or a family member, ikaw ay medical practitioner o kahit wala, gusto mong magbasa ng magagandang story, gusto mong ma-educate about cancer at sa aspeto na nagmumula sa isang pasyente mismo na naka-chemo. At yung iba sinulat ko rito habang chemo, sorrow, emotions, hindi namin in-edit, talagang yung piece of ko nandun. I-download po ninyo sa www.thepinkytown.com. So, ibig sabihin lahat sila? Lahat ng viewers natin, pwede silang maka-access? Oo. So, hindi lang tayo pinili ng 10 tao, gano'n? Lahat sila? Eh, pwede. Pwede. Oh. Madali, bago magbago isip ko. Download nyo, www.thepinkytown.com. Tapos, lalo yung mga, kaya sabi ko, pati yung mga nagtatrabaho sa ospital, kahit hindi kayo oncologist or ko. Kasi baka may kakilala, lalo yung mga onco at mga surgeon, pag may pasyente kayo, kasi yung doktor ko, nalaman ko, yung isang video ko, pinorward nyo sa isang pasyente. Basta yun, libro, pamasko na namin yun ni Ina para sa inyo. Yun, di ba? Pa-Valentine's na rin. Kasi next month na yung Valentine's, di ba? Any last message? Well, to everyone, just stay healthy. I mean, and hindi lang siya physical. There has to be a balance in your physical condition, physical, emotional, spiritual, and emotional. Psychological. Talagang ano, mag-ibay apat, physical, emotional, psychological, and spiritual. Kailangan balance yun. And importante sa buhay, tamang pagkain, ehersisyo, bowel movement. Beauty starts from within. If you want to stay beautiful, make sure na your bowel movement is okay. Tapos, drinking plenty of water and getting enough sleep. Ang number one pa rin na pagtanggal ng stress sa katawan natin, pag detox ng stress, ay tulog. You have to get at least 7 hours of sleep every night, okay? And then stay with happy people. And when you're not happy, you have to admit it and then talk to someone who can help you. If you have to talk to a psychologist or a counselor, please do so. Kasi parang toxic, ano din yan, matter din yan sa loob ng brain natin. You have to let it out. You know, the best person pa rin who will take care of you is you. And huwag tayo matakot na sa maraming, like, you know, COVID, everything. Kasi ang labanan ngayon, palakasan ng immune system. Okay? Kung takot kayo sa COVID, mas madaling iwasan ng
COVID kumpara sa cancer. Ang cancer, hindi ko alam basta nangyayari na lang. Pero ang COVID, nasa labas pa rin yan. Just stay healthy and never forget to pray. Always pray to God. Not just to ask for approval for everything that you will do. Importante pa rin. You will cultivate a very, very healthy relationship with the Lord. Talk to Him every day. Make Him part of your life and make sure that you are getting your instructions directly from Him. Kahit sa kabila ng crisis, the best position to be is still in the middle of God's will, and there you will be safe always. Yun. Sobrang thank you, and you know, we thank God for this wonderful opportunity, di ba? Thank you ulit sa lahat ng mga manonood and sa mga nagsusupport sa ating channel, and don't forget to subscribe to Glenda's YouTube channel, Glenda Resurrection. Thank you so much once again. God bless everyone. So, yeah, just always be thankful.